Ang oras po natin, 4:06 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Todong lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita! Todong lakas! Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Tuesday, October 18, 2022. At kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, todong lakas! At alamin na natin ang headlines sa balita ang todong lakas. Balita, todong lakas! Ilang lugar sa Luzon, isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Neneng. Pangulong Bongbong Marcos, inatasa na mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya bunsod ng nagdaang bagyo. Dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Department of Agriculture magbebenta ng mababang presyo ng kada kilo ng asukal. Sa PITX na uuwi yan sa kani-kanilang mga probinsya, inaasahan hong dadagsa ngayong papalapit na ang Undas 2022. 5 araw na face-to-face classes sisimulan na sa Nobyembre a 2. At latest sa ating foreign news, death toll sa naganap na sunog sa isang bilangguan sa Iran na dagdagan pa. At sa ating sports news, NBA Hall of Fame inductee Dikembe Mutombo sumailalim sa treatment dahil sa brain tumor. Sa showbiz, Pauline Luna naging emosyonal sa muling pagsasama ng asawang si Vic Soto at si Ai Siguera sa isang entablado. Balita, todong lakas! Muli, magandang umaga, Pilipinas. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy na lumalayo ng bansa si Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 495 kilometers kanlurang bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda, asahan ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, bunsod ng hangin na nagmumula sa timog kanluran ng bansa, kaya't asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na sa buong bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Makakaranas din ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Palawan at Occidental Mindoro, kaya't paalala sa ating mga kababayan na panatilihing maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Wala namang binabantayang sama ng panahon ng PAGASA at malayang makakapalaot ang mga kababayan nating mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 26 hanggang 33 degrees Celsius habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:47 ng umaga at lulubog ito mamayang 5:34 ng hapon. Samantala, humirit ng pondo ang PAGASA Weather Bureau para sa pagpapatayo ng siyam na weather station. Ayon kay Nathaniel Servando, Deputy Administrator ng PAGASA, itatayo ang siyam na weather station sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Region 4A at Western Visayas. Inunaan niya ang mga lalawigan na walang weather station tulad ng Marinduque at Batangas habang mayroon nang 82 pasilidad ang PAGASA sa buong bansa. Hiniling naman ni Senator Francis Tolentino na ibigay ang listahan ng siyam na lugar kung saan ito itatayo. Gayunpaman, hindi na isama sa panukalang budget para sa 2023 dahil may kasalukuyang proyekto na pinupondohan ang pamahalaan.
Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Neneng. Inaproba ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ang naturang deklarasyon upang mapabilis ang rehabilitasyon at paghatid ng tulong sa mga naapektuhang residente. Ayon kay Santa Ana Mayor Nelson Robinyon, nasa 170 pamilya o 6 na ang katao mula sa 16 na barangay ang naapektuhan ng kalamidad. Nagpapatuloy naman ang pag-iinspeksyon ng mga otoridad sa pinsalang idinulot ng bagyo sa mga sasakahan at livestock. Samantala, idineklara na rin ang state of calamity sa probinsya ng Ilocos Norte dahil huyan sa panalasa na idinulot ng bagyong Neneng. Ayon kay Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, mismo ang Provincial Board ng Ilocos Norte ang nag-aproba sa naturang resolusyon sa gitna ng kanilang regular session. Dahil sa kautusan, may kakayahanang gamitin ng provincial government ang kanilang quick response fund para sa 14,277 na individual mula sa 10 probinsyang apektado ng pagbaha. Sa uling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 103.5 million pesos na ang halaga ng napinsala ng bagyong Neneng sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Samantala, aabot sa 625 pamilya o mahigit 1,000 individual ang nanunuluyan sa 69 evacuation centers dahil sa bagyong Neneng. Sa datos ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, nasa 787 na pamilya o 2,663 katao ang nananatili sa ibang mga lugar. Nasa 27,841 na pamilya ang naapektuhan ng kalamidad mula sa 312 barangays sa Regions 1, 2 at Car. Ilang kabahayan na napinsala ng bagyo kung saan 2 ang totally damaged habang 26 ang partially damaged. Umabot naman sa 2,592,651 pesos ang naipagkaloob na tulong ng DSWD at local government units sa mga naapektuhan ng bagyong Neneng. Balita, toro lahat! Kinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga lugar na naapektuhan ni Bagyong Neneng. Siniguro rin na Malacanang na tinutugunan ang mga road clearing operations sa 34 na kalsadang hindi madaanan dahil sa panlalasa na nagdaang bagyo. Maliban dito, tinatrabaho na rin ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa 13 munisipalidad sa Ilocos Region at 5 lalawigan naman sa Cagayan Valley. Sinabi pa ng punong ehekutibo na tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid nila ng pagkain sa mga pamilyang nasa 32 evacuation centers at maging sa mga apektadong komunidad. Balita, toro lahat! Samantala, inihayag ng National Water Resources Board o NWRB na hindi pa sila tiwala sa level ng tubig sa Angat Dam at iba pang reservoir sa kabila ng mga pag-ulang dulot ng nagdaang bagyo. Ayon sa NWRB, hindi pa ito maituturing na comfortable level dahil hindi pa rin umano nakakaabot sa watershed ang serye ng malalakas na bagyo. Na pag-ulan. Ipinabati ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na nasa 189.54 meters pa lamang ang kasalukuyang level ng tubig sa Angat Dam. Anya, hindi pa ito sapat para sa pangangailangan ng mga residente ng Metro Manila at mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Kailangan anyang umabot ito sa 212 meters bago matapos ang taon upang masiguro na sapat ang tubig para sa mga residente sa darating na dry season. Dahil dito, nanawagan si David sa publiko na huwag magsayang o maging matipid sa paggamit ng tubig. Na balita, suportado ni National Water Resources Board o NWRB Executive Director na si Dr. Sevilio David Jr. ang pagbuo ng National Water Use Plan. Ayon kay David, akma ito sa bilin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tignan ang pangailangan ng ating mga kababayan hinggil sa tubig. Una na rin nabanggit ng punong ehekutibo
ang naturang hakbang sa State of the Nation address nito noong Hulyo. Samantala, nanawagan naman na si House Deputy Majority Leader na si David Suarez sa administrasyong Marcos na magkaroon ng National Water Use Plan para matiyak ang food security ng bansa. Sa huling datos ng National Irrigation Administration, 36% ang irrigable area sa bansa ang wala pang maayos na yun. Samantala, pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAOP ang Notice to Airmen o NOTAM hinggil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Pinayuan ng CAOP ang mga piloto na dapat may taas na 10,000 feet ang pagpapalipad upang maiwasang mahigop ng makina ng eroplano ang abo na ibinibuga ng bulkan. Epektibo ang NOTAM kahapon ng umaga at mananatili ito hanggang October 19 sa Miyerkules ng umaga. Samantala, inatasan naman ng DENR ang isang minahan sa Zambales na ihinto ang kanilang operasyon dahil sa paglabag nito sa batas pang kalikasan. Sa bisa ng cease and desist order na nilagdaan ni Engineer William Cunado, hepe huya ng Environmental Management Bureau, ipinahihinto nito ang operasyon ng Yinglong Steel Corporation. Ito ay matapos mabatid ng ahensya na iligal ang ginagawang pagmimina ng naturang kumpanya. Ayon sa ahensya, walang environmental compliance certificate at iba pang DENR requirements ang kumpanya na kailangan para makapag-operate. Nagdulot naman ng pangamba sa mga environmentalist at residenteng nakatira malapit sa mining site ang nasa 88 na ektaryang illegal na binubungkal na bulubundukin sa Candelaria, Zambales. Hinikayat naman ng mga apektadong residente si Environment Secretary Maria Antonio Loizaga na sampahan din ng kaso ang mga may-ari ng Yinglong kabilang ang mga opisyales na kumukonsinti sa isinasagawang illegal mining operation. Sa oras na 4:18 ng umaga, magbabalik po ang balita ang Todong Lakas. Sa oras na 4:19 ng umaga, nagbabalik po ang BTL dito pa rin sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, balita, Todong Lakas! Samantala, labas muna tayo ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Muling panunumpa ng katapatan sa tungkulin sa bayang isinagawa ng mga sundalo ng Philippine Army. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Kasabay ng selebrasyon ng 37th anibersaryo ng AFP Code of Conduct, muling isabayang nanumpa ng Oath of Allegiance ang mga miyembro ng Philippine Army upang sariwain ang kanilang pangakong katapatan, kagitingan, debosyon sa tungkulin, pagkakaisa, pagmamahal sa bansa at katapatan sa konstitusyon. Kabilang sa mga aktibidad ay ang pagbabasa ng mensahe ni Chief of Staff AFP Lieutenant General Bartolome Vicente Baccaro sa pamamagitan ni Army Chief of Staff Major General Roberto Capulong, kung saan binigyang din ito na ang AFP Code of Conduct ay naging moral compass ng AFP sa mga pagbabago at hamon na nangyari sa mga nakalipas na taon. Anya, ito rin ang nagbigay ng lakas at nagpatatag ng kredibilidad sa AFP bilang isang nababagong organisasyon. Isinagawa ang nasabing panunumpa sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio at sa iba't ibang Army Unit at tanggapan ng mga kampo ng militar sa buong bansa sa pamamagitan ng video teleconferencing. Ito si Patrol 11, Tino Rosco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Salamat Patrol 11, Tina Nolasco. At sa iba pang detalye ng mga balita, nako, ito panibagong sakit sa ulo ng ating mga motorista. Epektibo na ho ngayong araw ang panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. Dakong alas sa 12 ng madaling araw nang ipatupad ng Caltex ang 80 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina, 2 pesos at 70 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos at 90 centavos tapos na
naman sa kada litro ng kerosene. Mamayang alas 6 ng umaga ay patutupad din ng kumpanyang Shell at Sea Oil ang kaparehong price adjustment, habang ganap na alas 4 ng hapon naman magpapatupad ng aumento sa produktong petrolyo ang kumpanyang Clean Fuel. Sinabi ng Department of Energy o DOE na ang pagsirit ng presyo ng petrolyo ay dahil sa pagbabawas ng produksyon ng langis ng OPEC Plus at pagpaparami ng inventaryo ng langis ng Estados Unidos. Sa kaugnay na balita, binatikos ng ilang transport groups ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa matapos aprubahan ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni Piston President Modi Floranda na nawala ng saysayang pisong taas pasahe sa jeep dahil binawi agad ito ng 6 na pisong taas presyo sa diesel noong Martes. Aniya, marami pa rin ang hindi nakakapaningil ng taas pasahe dahil nasa 15% pa lamang ang nakakakuha ng fare matrix sa LTFRB. Binigyang diin pa ni Floranda na ipinagtataka niya kung bakit nagpatupad agad ng dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis, gayong sa Nobyembre pa naman magbabawas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Nagpasanin naman yan, partner, sa ating mga tsuper at mga motorista, no? Pero dahil dyan, badges nga tayo ngayon, eto, iahatid ko ang good news, lalo na sa mga mahilig magmatamis. Sa mga nagtitinda ng matamis mo dyan, eto, naikipagtulungan na ang Department of Agriculture o DA sa mga tanggapan ng Sugar Regulatory Administration o SRA, maging sa Kadiwa Rolling Stores o Kadiwa on Wheels, para yan sa pagbibenta ng mababang presyo sa kada kilo ng asukal. Ayon sa DA, layunin nito nga mas maging accessible ang mas murang halaga ng asukal na nagkakahalaga lang ng 70 pesos hanggang 80 pesos kada kilo na mas mapapagaan para sa mga consumer dahil sa presyo ngayon ng asukal sa mga pamilihan ay naglalaro na sa 90 pesos hanggang 100 pesos ang kada kilo. Samantala, sa naging pahayag naman ng SRA, ang naturang inisyatibo ay pansamantalang solusyon lamang habang hinihintay pa na mag-operate full swing ang mga sugar mill sa bansa. Sakop ng SRA clearance ang 13 international sugar traders na may kabuuang volume na mahigit 33,772 na metric tons ng refined sugar, na tutugon din para mapababa ang presyo ng asukal sa ilang groceries at supermarkets. Samantala, nakatakdang bumili ng mas mataas na halaga ng palay ang agricultural group bilang tulong sa gitna ng tumataas na gastos ng mga magsasaka sa kanilang pananim. Kasunod ito ng naganap na pagpupulong sa pagitan ng Samahang Industriya sa Agrikultura o SINAG at National Food Authority o NFA, kung saan nagkasundo silang bumili ng 7.5 million metric tons ng dried palay sa mas mataas na halaga. Ayon sa grupo, mas mataas ito ng 3 piso sa umiiral na presyo ng palay sa mga probinsya kung saan bibilhin ang mga tuyong palay mula 19 pesos hanggang 20 pesos kada kilo, habang 16 pesos 50 centavos naman sa wet palay. Sa payag ni SINAG spokesperson Jason Kainglet, layunin ng kanilang grupo na masigurong magpapatuloy ang pagtatanim ng mga rice farmer at mapigilan ang pag-angkat ng palay ngayong buwan hanggang sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Dahil dito, hindi maapektuhan ng mga consumer at maiiwasan din ang pagtaas ng presyo ng palay sa merkado. Balita, tumaas naman ang inventaryo ng bigas sa bansa noong Agosto. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ito ng 3.5% o katumbas yan ng 1,633,000 na metric tons ng bigas. Mas mataas ito kumpara sa 19.7% na naitala noong buwan ng Hulyo. Ang mga commercial warehouses, wholesalers at retailers ang nangungunang kumukunsumo ng bigas na mayroong 9.1%. Sinundan niya ng kabahayan na mayroong namang 5.4%. Samantala, bumaba naman ang inventaryo ng mga mais sa bansa huya na nasa 704.46,000 metric tons na ang 0.4% na mababa kumpara noong buwan ng Hulyo.
Sa iba pang mga balita, inaasahang papalo sa 10% hanggang 20% ang mga pasaherong dadagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Kasunod ito ng nalalapit na Undas 2022 kung saan posibleng dagsain ang naturang terminal ng hanggang 150,000 na mananakay. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, ito ay dahil sa pagbabalik sigla ng biyahe sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular sa Metro Manila, bunsod na rin ng pagbuti ng sitwasyon at pagluwag ng restriksyon sa gitna ng COVID-19 pandemic. Iginiit ni Salvador na posible pang tumaas ang bilang ng mga pasahero, lalo na't nalalapit na rin ang Pasko at bagong taon. Dahil dito, nagpaalala si Salvador sa mga babiyahe na agahang umalis upang hindi mahirapan sa pila para kumuha ng tiket at iwasang magdala ng malalaking bagahe o gamit. Hanggang November 2 yan ang Undas, ha. Pero dahil dyan, kaugnay nga niyan, ito, sisimula naman sa November 2 ang 3 hanggang 5 araw na face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of Education o DepEd sa pagpapatupad ng normal na klase, maging ang distance at blended learning sa mga paaralan sa bansa. Sa inilabas na Department Order kahapon, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio na sa ilalim ng blended learning scheme, ang mga pribadong paaralan ay maaari nang magsagawa ng 3 araw na face-to-face classes at 2 araw na distance learning, o kaya ay 4 araw na in-person classes at 1 araw na distance learning. Ang mga pampublikong paaralan naman ay dapat na lumipat sa 5 araw na face-to-face classes. Layunin ng Department of Health o Department of Education na maibalik ang traditional classroom setup upang matugunan ang learning losses ng mga mag-aaral dulot pa rin ng pagsasara ng mga paaralan dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Uy, maganda rin ito, partner, dahil ito din ang mga hiling ng mga mag-aaral, eh. Talagang gusto nila na maibalik na sa normal na klase ang kanilang ano, dahil nahihirapan yung karamihan sa atin, nahihirapan mag-blended learning. Siyempre, balik-baon din, partner. Tama. Mas ano, kaya lang problema dyan, after ng, ano, ng eskwela nila, minsan madadatnan mo, nasa galaan ng mga estudyante. Uy, uwi agad, may COVID. Oo, maghugas kayo ng plato, gano'n. Ayan. At syempre, sa iba pa po nating mga balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangangailangan ng tourism industry players at stakeholders na magkaroon ng bagong mga ideya upang mahikayat ang mas marami pang turista na bumisita sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalo sa Philippine Tourism Industry Convergence Reception sa SMX Convention Center sa Pasay City kagabi. Sinabi pa ng punong ehekutibo na ang pagkakaroon ng mga bagong ideya ay makatutulong upang muling buhayin ang itinuturing na isa sa key players sa pag-unlad ng bansa. We fully understand how tourism can drive our social, our economic recovery, especially in the countryside, given the majestic and natural wonders and exciting man-made sites that we have within. Following the pandemic, we need fresh and new ideas to bring back the imagination and confidence of our people from here and abroad, so they will be encouraged to explore the best destinations that the country can offer. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng Department of Tourism na konsultahin ang mga regional tourism offices tungkol sa mga paraan upang suportahan ang pagbangon ng industriya na tinawag na listening tours. The listening tours that you have conducted are a very imaginative tool are a perfect embodiment of our desire to connect with each other. And through these tours, you have exhibited the best way for us to unite and address the biggest concerns, seeing the perspective of those who are on the ground and understanding their experiences and situations. Yan po ang tinig ni Ferdinand, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balita, balita, tolong lahat! Alas 4:31, magbabalik po ang impilang metodong lakas, ang DWIZ. Balita, 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 sa oras
po na 4:38 ng umaga, nagbabalik po ang BTL dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. At kami pa rin po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. At samantala, labas muna tayo ng Himpilan. Metro Patrol reports! Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin mula kay Metro Patrol, Tata Ray Abelia. Tata Ray, magandang umaga. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, no, Jilly and Naya, no, binangunan public market tayo. Una na presyo ng gulay. Ang bawang dito ay 90 ng kada kilo, kamatis ay 75, sibuyas, mala sibuyas, 190 ang kada kilo. 160 naman ang chicharon, no? 100 naman ang pichay, 70 ang patatas, cauliflower ay 220 ang kada kilo. 35 naman ang kada kilo ng sayote, ang carrot naman ay 110. Lagi beans, 120, repulyo, 65, no? Ang palaya, mataas na, 100 ang kada kilo, sa talong naman ay 85. Sa presyo ng laman dagat, bangos ay 180 hanggang 220 ang kada kilo, no? Tilapia naman, 150, 290 naman ang jigi o galunggong, ano, ang kada kilo. While langay prosek po ang tahong ay 120, 200 naman ang biya. Ayong ay 400 ang kada kilo, 300 naman ang kada kilo ng dalag. Sa baboy, 300 naman ang laman, 280 naman ang buto-buto. Sa baka, 450, 380 naman ang buto-buto. Sa manok naman ay 180 ang kada kilo. Yan ang ating banday presyo. Sabi naman ang public market, sa lalabigan ng Rizal, ito ang Metro Patrol, Tata Ray, Aragones, Abelio Lugol, Simpilang Metro Dulucas, DWIC. Balita, balita, tomong lakas! Salamat sa ating palengke mana si Tata Ray Abelia. At syempre sa orason, alas 4:40, tanggap naman tayo ng ulat dyan sa Bulacan na yahatid ni Kakang Louie Angeles. Kaka, good morning! Yes, good morning! Ang pamalang lusod ng Malolos at ang Yesanggan ng lalawigan ng Chungcheongnam na sa bansang South Korea ay lumagda sa isang Memorandum of Understanding para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan ng magkabilang panig. Sinabi ni Malolos Mayor Christian Natividad na sumang-ayon silang ipadala ang unang batch na 300 na seasonal workers na pawang mga Malolenyo sa Yesan County sa South Korea bago magtapos ang 2022 sa Disyembre. Ayon pa sa sinabi pa ni Mayor Natividad na ang magkabilang panig ay magsusulong na magkakaibang pagpapalitan at mga proyektong pangkooperatiba na magpapainam sa pagpapabuti ng produktibong produktibidad ng pagiging magkakompetensya ng agrikultura at pangisdaan. Madadagdagan nito ang kita ng magkabilang panig sa pagsasaka at pangingisda sa pamamagitan ng proyektong ito na ginagawa batay sa pagtitiwala at pagkakapantay-pantay ayon kay Natividad. Sumang-ayon din ang magkabilang panig na suportahan at maghahatid ng pagpapakalat ng mga teknolohiyang pang-agrikultura at pangisdaan. Sinabi pa ni Natividad na ang 300 resident worker na pinadala ay hindi kailangan ang mga degree holder o college graduates. Walang limitasyon sa edad, ngunit dapat may kakayanan at babayaran ng hanggang 76,000 bawat buwan na neto para sa 5 buwang kontrata. Mula rito sa lungsod ng Malolos, Louie Angel, Metro Patrol, Louie Angeles, Agulat, St. Pilang, May Todo Lakas, DWIC. Balita, Todo Lakas! Maraming salamat, Metro Patrol Louie Angeles. Samantala, dumako naman tayo dyan sa Navotas City. May balitang iatid mula dyan si Metro Patrol Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Jenny Dhaya. Tumanggap ng plaque of appreciation at recognition kadakip ang 150,000 pesos
cash grant mula sa Department of Health ang lokal na pangalang Caloocan para sa huwarang implementasyon ng National Safe Motherhood Program na ginanap sa The Manila Hotel Ermita, Manila. Ayon sa DOH Metro Manila Center for Health Development, ang nabanggit na programa ay naglalayong mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at kaligtasan ng kababaihan at ng ang bagong sila na supling sa National Capital Region. Nagpasalamat naman si Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan sa tinamang papuri at aniya, ipagpapatuloy ng lungsod alinsunod sa pamamagitan ng DOH sa pagtataguyod at pagbibigay sa mga kababaihan na magtamo ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan tungo sa matiwasay at maayos na pagbubuntis hanggang sa makapanganak ang mga ito. Sinabi naman ni Caloocan City Health Department Officer in Charge, Dr. Evelyn Cuevas, na ang cash grant ay gagamitin para sa mga pangangailangan ng programa para sa maayos na pangangasiwa sa paglilingkod. Kinilala din ang programa ng lungsod na nagtaas ng kamalayan sa family planning at birth contraceptives para sa kagalingan ng mga kababaihan sa lipunan. Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa Impilang Metro ng Lakas, DWIZ. Balita, balita, tomong lakas! Maraming salamat, Mama Beta Samson, dyan sa Navota. Sa oras o, alas 4:44, tanggap tayo ng ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Ito natin dyan sa lalawigan ng Bataan, na ayati dyan ni Kuyang John Bringula. Kuyang John, maganda umaga. Makulimlim na umaga, sir. Tatapos na ng Department of Public Roads and Highways o ng DPWH ang tulay at pagpaganda ng isang bahagi ng Tinehero Bypass Road sa lungsod ng Balanga dito sa Bataan. Ang naturang proyekto ay ipinatupad ng DPWH sa Bataan sa Second District Engineering Office. At ayon dito kay District Engineer Ulysses Yado, ang proyekto ay sumasaklaw sa pagkongkreto ng 163.60 linear meter na sa section ng bypass road at pagtatayo ng isang two-lane na 12 meter concrete bridge. Ang bypass road ay nag-uugnay ngayon sa mga urban barangay ng Tinero at Camacho na parehong matataas ang population at matatagpuan sa commercial district ng Balanga City. Ang pagsisikip ng trapiko ay isang malaking problema para sa mga motorista sa loob ng maraming taon. Kaya ang proyektong ito ay magdadala sa kanila ng matinding kaluwagan. Ayon dito kay Engineer Liado. Sa kasabay nito, isang 453.20 linear meter na drainage canal ang ginawa din para maiwasan ang iipong tubig sa pavement o road shoulder. Gayun din ang 244 linear meter concrete slope protection para makatulong na patatagin ang slope at protektahan ang mga nakapaligid na property. Nasa 24.5 milyong piso ang ilang pondo para sa proyektong ito. Ayan, maraming salamat, Jun Bringula, mula Bataan. Dumako naman tayo sa Central Luzon. Oy, partner, na-miss natin to. May balitang iatid mula dyan si Johnny Gole. Kuyang Johnny, magandang umaga. Yep. Okay, magandang umaga sa inyong dalawa. Dalawang kilabot ng Estatsera dito sa Olongapo City na bumibiktima. Nitong mga dayuhang turista ang nasakuti ngayon itong nag-responding mga pulis matapos nilang pagnakawan nga itong isang turistang dayuhan habang naglalakad ito kasama yung kanyang kaibigan dito sa harap ng Slopey Jubar sa National Highway Barangay Barito dito sa siyudad ng Olongapo. Di pa muna pinangalanan ng pulisya itong mga suspect dahil patuloy pa yung isa na sa gawang follow-up investigation at manhunt operations dito sa hinihinalang mga kasabwat pa nila. Ayon dito sa paunang investigasyon, naglalakad lamang itong biktimang dayuhan na hindi na rin nagpabanggit ng kanyang pangalan na kasama nga yung kaibigan niyang dayuhan din nang bigla itong hablutin sa bandan niyang likuran ng suspect yung suot niyang gold necklace saka mabilis na inarangkada yung dala nilang single motorcycle na gawang mahawakan ng kaibigan nito ang isa doon sa mga suspect dahilan upang sumimpla nga yung dala nilang motorsiklo. Sa tulong na rin ng mga konsernadong mamamayan
ay napigilan nila itong mga suspek. Agad namang nag-responde itong mga operasiba ng Olongapo City Police sa Station 6 at naaresto nga itong mga suspek. Sa kalagitnaan ng investigasyon at body search nakuha sa pag-iingat ng isa doon sa mga suspek ang isang 38 kalibring baril na may serial number 10-11-42-6 at may limang bala motorsiklo na ginamit nila sa krimen na at dalawang plastic sachet ng shabu na bawi rin sa pag-iingat ng dalawa itong kwintas ng dayuhang biktima. Ang mga suspek ayon dito sa pulisya ay sinampahanan nila ng kasong robbery is nothing, illegal possession of firearms at section 11 o possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165 higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakapiit na ang mga ito dito sa himpilan ng pulisya. Mula dito sa Gitang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Luzon Patrol. Nag-ulat si Pilang Metodo Lakas, DWIC. Ay, maraming salamat, Johnny Goles, dyan sa Central Luzon. At syempre, dakuha naman natin dyan sa Bicolandia, sa Camarines Sur. Iahatid yan ni Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, maray na aga. Paray na aga, walong miyembro ng rebelding grupo ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Milagros Masbate nitong nakaraang linggo. Ayon kay Lieutenant Colonel Orlando Ramos Jr., commander ng 2nd Infantry Battalion, isa sa mga sumuko ay commander ng New People's Army mula sa larangan 2, Kumiting Provincia 4 ng Bicol Regional Party Committee ang sumuko kasamang isang carbine rifle. Ang pitong rebelde namang kasamang sumuko ng naturang commander nag-turn over din ang kanilang mga baril gaya ng tatlong caliber 38 revolver, isang caliber 357, isang caliber 45 pistol, isang homemade shotgun at isang KG-45 submachine gun. Nagpahayag naman ang kagalakan si 9th Infantry Division Commander Major General Alex Luna sa pagbalik loob ng mga dating rebelde at magsilbi umanong halimbawa sa iba pang naliligaw na landas. Ngayong taon, maraming miyembro ng rebelding grupo ang tumugon sa panawagan ng pamahalaan na magbalik loob na at tigilan na ang walang kabuluhang pakikipaglaban sa gobyerno. Mula sa Bicol, Melvin Machado. Nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas. Maraming salamat, Melvin Machado. Sa iba pa nating mga balita, tinamaan ang nasa 100 mag-aral ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD sa bayan ng San Pascual, Batangas. Dahil dito sinuspindi ang pasok mula daycare hanggang grade 3 sa 8 barangay sa San Pascual mula ngayong araw hanggang October 21. Sinabi naman ni San Pascual Municipal Administrator Attorney Sherwin Barola na sa nasabing bilang ay 56 sa mga ito ay nilagnat. Ito partner, nako, umabot na sa 3.6 milyon na katao ang mayroong mental health issue sa bansa. Batay sa datos ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health o DOH, nasa 1.14 milyon na Pilipino ang nakararanas ho ng depresyon habang nasa 520,000 naman ang mayroong bipolar disorder. At kaya naman itinutulak ni District 5 Representative Alfred Vargas ang agarang pagbibigay ng compensation o compensation benefits sa ilalim yan ng Mental Health Act o Republic 11036. Inihain ni Vargas ang House Bill 2789 para mapabilis din ang pagbibigay ng compensation package at financial assistance para sa mga mental health services. Ang hirap nito partner, no? Yung iba nakakaranas ng anxiety. Napaka ano, mahirap kasi ang ano eh, yan kasi ang pumapatay pagka nag-overthinking ka talaga. Ayan, at syempre partner sa iba pa nating mga balita, muling hinirang na pinakamayamang lungsod sa bansa noong 2021 ang Quezon City. Sa annual financial report on local governments ng Commission on Audit, nasa 451 billion pesos ang halaga ng assets ng syudad kung saan bumaba ng 1 bilyon ang assets nito noong 2020. Pangalawa naman sa pinakamayamang lungsod sa bansa, ang Makati City na nasa 238.5 billion pesos ang halaga ng assets bagamat 2019 nang ideklara itong richest city. Ikatlo namang pinakamayamang lungsod ang Maynila. Sumunod ang Pasig, Taguig, Cebu, Mandaue sa Cebu, Mandaluyong, Davao, Caloocan City at Zamboanga City. Balita, balita, torong lakas! Balita sa ibang bansa! Alam na
natin ang ulat sa iba'yong dagat na iahatid ni Jen Patrolya. Jen? Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawi na naganap na sunog sa Evin Prison sa Iran. Ayon sa mga otoridad, smoke inhalation ang ikinamatay ng mga biktima. Aabot sa 70 inmates ang nasagip mula sa insidente, habang 6 na iba pa ang nanatili sa ospital. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng sunog. Masusi namang binabantayan ng European Union at US ang insidente at nananawagan sa Tehran na tiyakin ang kaligtasan ng mga preso. At yan ang balita para sa Ibayong Dagat. Ako po si Jen Patrolya. Sa Sports! At alamin na natin ang detalye ng sports news mula kay Allen Ibanez. Kasalukuyang nasa ospital at ginagamot ang Basketball Hall of Fame inductee Dikembe Mutombo dahil sa nararanasang brain tumor. Ayon sa NBA management, humiling ng privacy ang pamilya ni Mutombo upang makapag-focus sila sa pangangalaga ng atleta. Si Dikembe ay naglaro ng 18 seasons sa NBA sa loob ng 6 na koponan at nakakuha ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na shot blocker ng NBA. Bukod pa dito, nakilala din si Mutombo sa kanyang iconic finger wag matapos magawa ang isang block na naya din ng ilang mga manlalaro. Para sa sports news, ako po si Allen Ibanez. Sa entertainment, a trending news. Alamin na natin ang latest sa showbiz na iahatid ni Joanna Luna. Naging emosyonal ang actress host na si Pauline Luna sa muling pagsasama ng asawang si Vic Soto at singer-songwriter na si Icy Guerra sa isang entablado. Kasunod ito ng naganap na concert ng dating child star na Becoming Ice noong Sabado, October 15 sa Theater Soler. Ayon kay Pauline, nasaksihan niya kung paano ituring ng kanyang asawa bilang isang tunay na anak si Ice. Sinabi pa ng aktres na nakita niya kay Vic ang pagpapahalaga, pagtrato at pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Matatanda ang nagkasama sina Vic at Ice sa ilang mga TV at movie projects nang madiskubre ang singer sa Little Miss Philippines ng It Bulaga. At para sa balitang showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, ayan, maraming salamat, Joanna Luna. At syempre, partner, batiin na natin ang ating mga supporters. Oy, unahin ko lang. Ito ang ating Facebook page. Yung mga nag-comment dyan, Nelson Malinaw sa USA, Miss Annette Alegre D. Andyan din si Anthony Abrina ng Davao City. Maraming salamat, Ramon Abadillo. Good morning, Gary Ramos dyan sa Malabon. Mr. Derek Mateo, ang ating Coco Martin, andyan sa Kimchi Land, South Korea. Kasama si Clydel James. Maraming salamat, ingat kayo dyan. Andyan din si Cesar Bernales. Maraming salamat, Vani Natividad Ninyo. Sabi niya, good morning mga ka-BTL at sa kasamahan kong si CG Jin. Maraming salamat ho ah. Andyan din si Ramon Abadillo, Frey Mosa ng Spain. Maraming salamat kang Frey ah. Maraming salamat din kay Norley Santos ng Sampaloc, Maynila. Yan daw ang at tayo daw ang tagapaggising niya eh. Maraming salamat din Mama Lenny, si Papang Roda, si Ate Abby Bardahe. Andyan din si JJ, si Owen at ang aking kapatid na si May Ann at si Ate Sarah. At syempre, happy Mastery kay Mark Pantaba. Wow. Good morning sa'yo. Gising-gising na. At syempre, thank you po kay Mama Beth Samson. At good morning din kay Papa D. Washington, kay Johnson Tan at kay Mona Tienza. Andyan din si Jomar Oñate, si Roberto Clemente, si Ramia Paris, si Marilyn Punzalan, si Angelito Apostol, o nakikinig din si Jess Ramos. Good morning daw at sa lahat at sa Usana family. Andyan din ang Carding, si Carding Domingo, si Basi Gagarin sa Kimchi Land, si Roberto Briones dyan sa Santa Maria, Bulacan, si Victor Jr. Lacabe dyan sa Paranaque. Kasama niya daw na nakikinig sa atin si Sir Kevin Apostil at Sir Edgar Bison at si Mags Gold at Richard Romakin. Wow, ang dami nakikinig sa atin. Sa atin, lalo na sa Kimchi Land, South Korea. Malamig dyan, oh, partner. Ah. Sobrang lamig dyan ah, ngayon. Ano? Ayan. Good morning. Ito si Erna Cabras. Maraming salamat, Roberto Aguinalde. Miss Tizen Berumana, Orani Bataan. Si Renato Malto. At syempre, kay RJ. Ah. Si Mama Jeanette. At kay Rosian. At syempre, kay Tito Marciano. At syempre, natin. Partner, good morning din kay Mara Valle. Ang pamilya Valle. Si Tito Manuel. Si Engineer Manuel. Ingat kayo dyan lagi. Ah. Manu, Mavi at Mara. Ayan. Happy, happy Tuesday po sa ating lahat. At syempre, pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming
aming istasyon. Sa pangunguna po yan ng aming boss na si Mr. Edgar A. Camangon, Sir Vic De Leon Lima, Sir Bert Moza at Miss Judith Estrada Larino. Sa ating Tech on Duty, nandiyan si Engineer Daniel Tenco at si Engineer Wener Contehino. Sa ating news writers na si Nadian Patrolya at Angelica Doctolero. At syempre sa ating social media writer na sina Allen Ibanez at Joanna Luna. Oy, partner habol ko lang, si Philip Daliete, si Juanito Villegas at si Janet Gambao. Ayan, umabol pa. Good morning po. Salamat po. Oy, syempre ha, si Boss Jeff, baka magtampo. Si Boss Jeff Jefferson Manalo ng Quezon City. Tita Edna Hunya ng Marikina, mag-ingat kayo dyan lagi. At syempre, salamat din sa ating communication assistant ngayon na si Jessa Barameda. At syempre, sumayin niyo po ang mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Kuyang Drew Nasino. Maraming salamat at magandang umaga. Balita, balita, balita. Toro na ka!